Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, hindi na nga po matutuloy ang bakbaka ni na IBF number 1 contender Vincent Acero Astrolabio at IBF number 2 Emmanuel Rodriguez para sa IBF Bantamweight Championship Belt. Ito'y matapos ma-reach na ang deadline ng IBF na February 1 upang magkasundo sana ang dalawang kampo sa mga terms and conditions ng nasabing laban. Kaya naman ipinag-utos na lang ng IBF ngayon na maglaban sina Emmanuel Rodriguez at IBF number 4 contender Melvin Lopez para sa bakanting IBF Bantamweight Belt. Samantalang si Vincent Acero Astrolabio ay ongoing ang negosasyon para makalaban si Jason Moloney para sa vacant WBO Bantamweight Belt. Sana matuloy na ang bakbakang Astrolabio versus Moloney mga sir, dahil kung hindi ay sayang ang nawalang opportunities kay Vincent Astrolabio para mapalaban na sana sa world title fight. Una ay para sa IBF belt at pangalawa ay sa WBO. Samantala mga sir, tatlong araw na lang ay matutunghayan na natin ang bakbakang Mark Magnifico Magsayo at Brandon the Heartbreaker Figueroa para sa WBC Interim Featherweight Championship. Ayon kay Figueroa mga sir sa isang interview, "We've been focused on Magsayo and we've seen that he was frustrated and impatient against Ray Vargas. We're learning from it and preparing to take advantage of it." Sa madaling salita mga sir ay gagayain lang ni Figueroa ang ginawa ni Ray Vargas para talunin si Magsayo. Gagamitin niya ang kanyang reach at height advantage para i-frustrate si Magsayo. Pero ayon naman kay Magsayo mga sir ay natuto na siya sa pagkakamali nito sa laban nila ni Ray Vargas. Gagamitin niya daw ang kanyang power at patatamaan si Figueroa ng mga malalakas na suntok. Malalaman na lang yan sa March 4 linggo mga sir kung sino ba talaga ang magtatagumpay at mas magaling sa dalawa. Ang mananalo sa labang ito ay magiging mandatory challenger ni Ray Vargas para sa kanyang WBC Featherweight Belt. Samantala mga sir, ayon naman sa promoter ni Cuadro Alas Casimero na Treasure Boxing Promotion headed by former world champion Masayuki Ito, sa isang interview sa Japan ay nasikaso na nila ang isang big fight para kay Casimero. Dagdag pa ni Ito na lalaban din si Casimero sa Amerika at sa Japan. So ibig sabihin mga sir ay totoo ang sabi ni Catman Stephen Lunas na lalaban si Casimero sa Amerika within this year. Lalaban yan this year dito. Anong masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.